So recorded po yung atin, kaya kung ma-record yung inyong mga pagsagot during interaction, okay lang po ba sa inyo? Humihingi ako ng consent? Yes, po. Okay. So yung consent, marirecord po ang mga boses nyo at ito ay madidinig ng bawat isa during recording. So we are in recorded mode. Okay, let's proceed. So the aging process, as I said, ay lahat tayo ay tatanda, lahat tayo ay magkakaedad. Walang hindi tatanda. Sino bang hindi tatanda sa inyo? Meron ba dyan? Parang, okay, I need response lagi ha. So as I said, define aging and explain the related concept of biological, psychological, social, legal, and functional age. This is the number one objectives. Number two, explain how the growing population of older adults will impact society, including consideration of economic, healthcare, living arrangement, and ethical and moral issues. So dito dapat natin pag-aralan po yung growing population. Ilang bang population ng mga Pilipino ay kabilang sa older adults? Kung most of the population ay mataas ang older adults, so may impact ito sa ating society. Bakit? Pag ikaw ay senior citizen, less na yung mga working class. Hindi na sila kabilang doon. So maaapektuhan yung ating economy kung sila yung mas mataas ang population compared doon sa mga working class. So, yun ang epekto if there are larger population of older adults. Kalimitan din ang ating older adults ay involved dyan ang healthcare. Most of our elderly clients ay nagpapatingin, nagpapagamot, o kay may mga sakit, may mga chronic diseases. So, healthcare ay maapektuhan. Then, including din yung living arrangement. Okay, sometimes sila yung naiiwan sa bahay at sometimes sila pa yung nawawala ng tirahan. Bakit? Because of yung ating expanded family. Okay? So sometimes sa isang bahay, nandun ang lolo at lola, nanay, tatay, maging tiyo at tiya, mga apo at ano. So sometimes ganun ang ating kinalakhan, ating cultural values ng mga Filipino people na sama-sama sa isang tahanan. So ano may yung mga ethical issues involved sa ating mga senior citizen? Involved po diyan yung pakikipatungo, yung nursing care. Sometimes na-abuse sila. It's because mahina na sila, mahina ang pandinig. So na-abuse sila. Okay, marami tayong nakikita ang ganyang mga senaryo. So this also involved moral issues. Particularly kapag ang ating mga senior citizen ay malaki ang kayamanan. So sometimes nag-aaway ang mga membro ng pamilya dahil lamang sa mga mamanahin. Okay? Then discuss the biological and psychological theories of aging and summarize major psychological changes that occur as a result of normal aging process. So yung mga different theories ay madidiscuss po natin dito, including biological and psychological theories. So we have a separate discussion on the gerontology or geriatric nursing. So makikita nyo yung ibang theories doon. Okay, so that is part of normal process. Next, discuss unique health challenges faced by older adults, describing strategies for successful and healthy aging that can begin during young adult. Okay, so another one is discuss health, the death, the stage of grieving process and strategies for coping with death. So dito, isang principles na pag-aaralan natin dito yung kay Kubler-Ross. Take note, Kubler-Ross, yung kanyang grieving process. Okay? Yung dabda. Okay? Then explain the ethical concern that arise from the concept of right to die and rational suicide. So sometimes because of pain or because of cancer, there are tendency na yung ating mga senior citizen na merong sakit noon ay gusto na nilang mamatay, gusto nilang mamahinga na because of pain, because of suffering, because of the diseases or chronic diseases na kanila pong na-experience. Then, part of the objectives is to review the decisions that did made
when someone is dying or has died. So yan yung kabuuan ng ating pag-aaralan sa older age, na nandito yung pinakang concept niya, including hospice care, funeral arrangement, wills and organ transplant, organ donation or organ transplant. So yan po yung coverage ng ating subject na matatakil natin as we go along this care for NCM 114, care for older adults. Okay? So, growing old. This is the definition po ng aging. Aging is a pattern of life changes that occur as one grow older. So, yung aging po ay may pattern. Lahat tayo sa pattern na yon ay daraan. Except kung ikaw ay hindi umabot sa edad ng 60 and above. So, hindi mo na maranasan yung aging or older adults. So, let's define gerontology. It is the study of individual and collective aging process, including biological age, psychological age, social age, legal age, and functional age. Pakimemorize po ng limang yan because that is the focus ng gerontology. Again, who could memorize na mabilis? Miss Cuevas. Nandito pa ba si Cuevas? Hello? Nandito pa po, sir. Okay. Memorize it. Mabilis. Nandito pa po. Sige, sabihin biological mo. Age, psychological age, social age, legal age, saka functional age po. Okay. Parang hindi naman minimemory ay binasa. Ano? Joke lang. Okay. Tama ba? Okay, so next. So, successful aging. So, we need to avoid serious debilitating diseases and disability. So, when the patient po natin ay older age, makakaranas po siya ng mga chronic diseases and some of them will cause debilitating and disability. Example po natin yung gout. If you are familiar with gout, ano yung gout? Anyone can explain me kung ano yung gout? Okay? Admit natin si Uy. Nandito pala si Uy. Okay? What is gout? Yung gout ay yung sakit sa ating mga kasu-kasuan na say lumalaki. And the most problem doon ay nagkakaroon ng pain. So kapag siya ay lumaki, ano, yung functional parts ay madi-disable. Kagaya ng kamay, hindi na siya makakadampot ng maigi, hindi na siya makakagrip. So, magkakaroon siya ng disability. Okay? So, yung normal function ng kamay ay hindi na po mangyayari. Okay. Meron bang papasok? So, kaya merong disability na nangyayari. Then, engage independently in most normal activities of daily living. So, meron po tinatawag tayong ADL, Activities of Daily Living, which a normal person should do every day. Kagaya ng personal hygiene, yung paggising sa umaga, maliligo, pero kasama din yung spirituality, yung magdadasal, magpapasalamat sa Diyos, mag-exercise. This will be the common activities ng isang senior citizen. So, dapat yun ay nagagawa, nakakapagluto ng sarili. Take note, ang ating mga lolo't lola ay hindi dapat natin kinukonsiti na dapat siya pinagsisilbihan. But then, we need to rely din na sila ay maging independent. At ang ating responsibility as a family member is to assist them. Okay? Parang may gustong pumasok, saglit lang. Meron ba? Oh, yun, meron. Si Ezekiel. Okay, let's see Ezekiel. Okay, so kasama sa recording yung mga ganyang sitwasyon. Kaya kung maaari, ay wag nang magpalit kasi naantala yun. Ina-admit ko naman para sayang yung makukuha nilang information. Okay, maintain cognitive function. So, as one grow old, yung kanyang cognitive function ay nagsusubside o yung function niya hindi nakagaya ng bata pa siya, na alerto. But then, nagiging slow ang cognitive function. So our role para rin ay i-assist pa rin yung ating
older adults, ating mga senior citizen, kagaya ng paghina ng pandinig, paglabo ng mata, okay? So, paghina ng kanyang response sa pagbabasa at sa pag-iisip, at sometimes yung kanyang pag-respond sa anumang event sa buhay niya, or lalo na in communication. Okay? So, yung pag ano rin, yung pag-express ng mathematical computation, kalimitan, mabagal na sila dyan. But then, there are elderly na mabilis pa ang kanyang kaisipan, matalino at mataliktik, talo pang kagaya niyong estudyante when computing. Ano? May nare-recognize ba kayo sa inyong mga elderly na gano'n? Sa mga lolo't lola? Di ba? Sometimes, mas mabilis pa silang mag-isip kaysa atin na bata pa. May nangyayari bang gano'n po? Hello? Ako ba'y nadidinig pa ninyo? Parang walang makasagot sa inyo. Next is able to cope with physical, social, and emotional changes. Yan. So, sa physical, kalimitan po ang ating elderly ay mahina na ang kanilang panlaban sa lamig. Ginawin sila, lamigin. Okay, sa social naman, sometimes they are very irritable kapag hindi sila napapansin and nagkakaroon din sila ng emotional changes. Sometimes masaya, sometimes malungkot because of their emotional temperament na hindi nakagayan dati. Especially kung sila ay hindi successful sa buhay. Pero kung sila yung mga successful, very maunawain sila. Ano? Sense of control in behavior in their lives, ano? Yan, si Yao. Yao, bakit late? Kami ang naka-record po tayo. So, recorded yung mga ganyan. Sense of control of their lives. Sorry. So, sometimes, yung pagkocontrol ng kanilang sarili ay medyo lessen na rin because of their attitude, characteristic. Yan. Then, this, kindly pakisulat na nito para masagutan na agad ninyo. Discussion question, yan ilalagay ko po sa NAMLS para masagutan nyo sa inyong asynchronous. So, siguro, you will consider your lolo't lola para masagutan ninyo ito. So, what effects do having a purpose and being active have on attitudes toward life, wellness, and aging? So ito pwede niyong personally na masagot ano para makita ko yung mga perspective niyo. So ilalagay niyo lang ito sa drop box na aking i-create. Next, do your parents intend to retire? Do you think they should? Yan. Yung bang ating mga magulang ay kailangang mag-retire o they should continue working habang sila'y nabubuhay? O kailangan ba 'yon? Anong isip mo doon? O tingnan natin muna, tingnan natin ang isang question kay Arellano. Okay. Do you think your parents should retire? Give me your opinion. Sir, ano po, sir? Ayun, ang tanong. Do you think your parents should retire? Dapat pa sila mag-retire? Dapat pa sila magpahinga? Yung sa person, ano po, sir? Your parents. Sir, hindi pa po, sir, kasi bata pa naman po. Saka po... Hindi, kung dumating na yung kanilang pagiging older... Yung mga elder, di ba? Oo. Opo. Oh, but why do you think? Siya, kailangan din po mag-retire po kasi po nahihina na po. Kasi pag mga elderly nga po, nahihina na po yung mga... Hindi po gawin yung takas ng mga bata po, saka nahihina na rin po yung okay. So, prone sila sa mga accident, ano? So, yun. Okay. So, yun, ganun ang mga pagsagot na pwede nating isagot dito. Okay. So, it's depend on your opinion. But kung kayo ay magre-research, probably ma-change yung inyong perspective. Kaya gusto ko mag-research kayo para magkaroon kayo ng ibang perception why we need. Okay, ano bang ina-advise ng medical sa mga elderly? They should continue or they should not? Yan. Should older people be forced to stop working when they reach a certain age? Yan. So, tanong, sagutin nyo ito sa akin. So, pwedeng sagutin nyo ito based on your own perception, pero mas maganda, masasagutin nyo through research.
Okay, ano sinasabi ng study? Dapat ba silang mag-continue o mag-stop working? Okay? At ano yung proper or certain age para mag-stop working? Yan. Okay, nakuha ba? Opo. Yes, sir. Opo. So, mag-research kayo. Ilalagay ko na lang yung Dropbox kung saan nyo ilalagay ito. Next, a growing population today, there are 37 million people age 65 or older. Sa Philippines, ang ating senior po ay 60. And we consider that as older adult in the Philippines. So, this is our United States setting. So, that number is expected to increase as baby boomer age. So, lalaki pa daw yung 37 million because dumadami ang population around the world. Then, new programs are targeting baby boomers that promote health and prevent premature disease and disability. So, baby boomer ay late 70s or 60s ang age niyan. And probably yung mga ganong age ay buhay pa ngayon. Ano? So, as my research, you could study kung ano yung baby boomers. Okay, number of American age 65 and older in millions. Okay, this was on 2010 to 2050. So, ganyang kalaki yung magiging population. Health issues for an aging society. As a number of older Americans increases, their financial and medical needs become issues. So, it's the same thing in the Philippines. So, kapag dumami yung ating mga ano, yung ating mga older adults. Take note, maganda na ang serbisyo sa mga older adults. So, binibigyan na rin sila ng PhilHealth. Meron na silang, meron tayong batas na sa mga senior citizen. At marami na silang binipisyo. So, yung medical needs at saka yung financial needs ay na-address na rin. So, sa mga different local government. So, more people will be drawing from Social Security, yung ating SSS, while less people contribute to the system. So kapag ang isa pong senior citizen ay member ng SSS, so once na sila ay naging 60 years old, so sila po ay ano na, sustentado na ng SSS. Yan po ang sistema natin. And this is why these procedures is good because to have them pool livelihood for themselves para ma-sustain yung kanilang pangangailangan. Otherwise, kung walang ganong sistema, magkakaroon ng problema ang bawat pamilya sa pag-aalaga ng kanilang mga lolo't lola. Next, minsan mga yung mga lolo't lola pa ang nagsusustain doon sa kanilang mga anak. Naranasan ba yan? Minsan mas may masinihingan pa ng baon yung lolo't lola. So, dahil because of the Social Security. Ano? Ganyan na nangyayari sa ating mga Pinoy, umaasa doon sa kanilang lolo't lola samantalang ang lalakas ng katawan nung kanilang mga anak. Ano? So, totally dependent. Kawawa naman si lolo't lola. Sa halip, may enjoy nila yung kanilang buhay because of their, yung kanilang pension. So, sa mga ano na pupunta. Sana naman sa inyong pamilya, hindi ganyan. Then, healthcare costs to the individual will rise as medical coverage become less adequate. So, inaasahan din ang healthcare costs because of chronic disease. Then, housing and living arrangement will be a problem in low-income elderly. So, kalimitan na experience din po yan sa Pilipinas. Shortage of donor organs will be present difficult ethical question. Sometimes, yung mga elderly ay kanilang, tawag natin dito, yung idinodonate yung kanilang mga organ, particularly sa mga first world country. Because as part of their perspective, na magi silang kapakipakinabang din sa ibang tao. So ito yung ano, yung living arrangement of American age 65. So makikita natin yung living with spouse, malaking percentage yung living with spouse sa babae at sa lalaki. 72 sa lalaki, 42 naman sa babae. Living alone, yan ang pinakamalungkot. Ang living alone ay marami ay sa mga babae at kakaunti naman po sa mga lalaki. So, other experiences, kung halimbawa kasama yung mga anak, so mga lalaki, kakaunti, at yung sa mga babae ay marami. Particularly, living with other members of the family. Bakit kaya kakaunti dun sa percentage ng lalaki
kumpara dun sa babae with living with other other family member dun sa other. Tingnan ko kung sinong makakapag-reflect niyan. Okay? Rodelas, bakit kaya? Bakit kaya kakaunti doon sa mga lalaki ang living with others kumpara doon sa mga babae? Pwede sumagot tayo yung iba kung... Okay? Rodelas? Nakinig ba ni Rodelas? Sir, what do you mean po doon sa living with others po? Yung living with others, kasama na, wala, solo siya, pero kasama niya ay ang kanyang mga anak at mga apo. 9% sa lalaki, 19% doon sa mga babae. Bakit kaya kakaunti doon sa mga lalaki? Kasi po siguro, sa tingin ko po, kumbaga po yung masanay po yung lalaki na mas independent po kaysa po sa babae. Or yung mga apo naman po is nakarely po dun sa mga babae. Ah, okay. Yeah, that's a good answer. Okay, but actually ang ano, kaya ganun, maraming lalaki ay nauunang mamatay sa mga babae. Based on study, mas nauunang mamatay ang lalaki kaysa babae. Seldom na nauna ang babae kaysa lalaki. Kaya kakaunting percentage lang ang natitira na kasama ang kanyang family member. Okay? So malinaw po ba? So napapansin ba ninyo din yan sa inyong community na mas naiiwan ang babae at naunang mamatay ang lalaki? Okay, kaya mga lalaki dyan, ingat-ingat. Pag nag-asawa na, alam na ninyo kung sinong mauna. Okay? Kaya iwasan ang bisyo. So, this, di na natin kailangan tingnan yan. So, theories on aging. Ito na yung mga different theories. So, kailangan kabisado po natin ang different theories. So, we have wear and tear theory. Then, cellular theory. Autoimmune theory. Genetic mutation theory and the psychosocial theories of aging ay separate from the biological theories. Let's define each one. Okay, wear and tear theories states that like everything else in the world, the human body wears out. Inherent in this theory is the idea that the more you abuse your body, the faster it will wear out. Yan. So ito yung wear and tear theory na kung saan dito pumapasok yung tamang pagkain, pag-iwas sa bisyo. Kung gusto mong humaba ang buhay, iwasan mo ang bisyo. Most nurses, most lang ha, ay walang bisyo. Okay? Except for some others na naninigarilyo, nagiinom. Take note, ang sigarilyo ay nakakasira ng baga, ang alak ay nakakasira ng atay, at ang pagkain ng maalat ay nakakasira ng kidney or ng bladder. So those are, kasi hindi lang ang pagbisyo, ay hindi lang yung mga sigarilyo, alak, maging pagkain ng mga maalat ay nagiging bisyo na rin. Mahilig ka sa maalat, bisyo na rin yan. Okay, because inigwali mo ang iyong sarili na kumain ng mga ganong pagkain, naging mahilig ka doon, even that will cause you disease in the future. Kaya ngayon, sabi ko nga, ang pagtikim o paninigarilyo ay hindi yan ay nagsimula sa pagtikim lamang. Kung hindi mo tinikman, hindi ka magtutuloy-tuloy. Gayun din, katulad din ng paghakbang. Kung hindi ka nagsimula sa first step, hindi ka makakapunta sa iyong paroroonan. So ganun din ang mga vices. So as nurses, I advise you kung para humaba ang buhay ninyo, ay iwasan ang bisyo. Okay? Ipapanood, sir, kung ang bisyo ko ay magpatawa. Okay? And that's good vices. So, piliin natin yung mga ganong bisyo because laughter is a good medicine. Okay? Lahat ang natawa. Okay. So, yun. Malinaw po itong wear and tear, theories. Yes. Okay? So, sa wear and tear theories, kapag tayo ay may mga vices, madaling mawasak yung ating katawan. Sinabi rin sa Bible yon, ano?
na kung sisirain mo ang iyong katawan, ako ang magwawasak niya, sabi ng Panginoon. So your body is the temple of living God, kaya dapat nating alagaan ito, pakiinin ng maayos, ano. Then next po ay cellular churi. Okay? It states that at birth we have only certain number of usable cells which are genetically programmed to produce limited number of times. Then once cells reach the end of their productive cycle, they die and the organs they make up begins to deteriorate. The rate of deterioration varies from person to person and its impact depends on the system involved. Dito po ay involved yung ating cells. Okay? So, kung tayo ay nung maliit pa, so nandun yung component ng cell, and as we grow old, many cells are being developed para tayo ay lumaki, mag-grow. Okay? Kung ang ating mga cells, meron siyang limitation din lang kung kailan siya mag-reach out, kailan mag-pay-paid, ano? So, ganun din ang ating, kagaya ng muscles. Nung ikaw ay bata pa, napaka matipuno ng katawan mo. But when you grow old, nagkakaroon ng changes. Ikaw ay numinipis na ang balat, tapos yung cells ng muscles mo ay lumiliit na. Then, yung mga cells ng iyong bones, ano, ay hindi na ganun katuwid, kundi ikaw ay nagiging kuba na. Because of your cells ay nagkakaroon po ng deterioration. So, sa cellular theory, ay nagkakaroon ng deterioration yung iyong mga cells which is the compositions of multiple organ. Ano? So, iba't ibang cell, iba't ibang organ, so iba't iba rin paggamit mo. So, the more na abuse mo yung mga different organs mo or different parts of your body, so ganun din ang pag-deteriorate nito. Ano? So, yun po yung ating cellular theory. Malinaw po ba yung cellular theory? Any question? Okay po. Okay na po, sir. Oh, nakakasunod. Clear, sir. Okay, next ay autoimmune theory. So, ang autoimmune theory attributes aging to the decline of the body's autoimmunological system. So, dito ay, ang tao po ay may sariling immune system. Okay? So kapag ang isang sakit ay na-discovered ng ating immune system, gagawa siya ng antibody. Yung antibody ang siyang lalaban doon sa mga sakit na dadaan sa atin. But then, hindi lahat ng panahon kaya ng ating immune system. So sometimes, sila ay nagkukulang kung kaya nga dinidevelop ang mga vaccine to help our body to create antibodies. So ngayon, kung sakaling dumating sa atin ang sakit, kagaya nga ng COVID-19 na hindi talaga kaya ng katawan na ito labanan because natatalo ang immune system. So, kaya nga nag-produce ng vaccine. So, without the vaccine, then your body could not capable of fighting against other intruder or microorganism or viruses or any microorganism that will combat to your body para ikaw ay magkasakit. So, ngayon, sa autoimmune theory, nagkakaroon tayo ng mahinang panlaban, especially when we are aging. Pag matanda ka na, hindi ka na dapat lagi exposed sa mga usok, madali ka nang tamaan ng ubo at sipon. Hindi ka na pwede rin magpaambon o magpagalagala tuwing hapon o masirinuhan. Because madali ka na kasi yung immune system mo is not combatant compared to when you were young. Ano? So madali ka nang kapitan ng sakit because mahina na yung autoimmune system mo. Kaya madali ka na rin tumanda. The more na ma-experience mo ang marami pong sakit, ay the more na ikaw ay maapektuhan yung autoimmune mo. Diba? Hello? Sino ba sa inyo yung laging sipunin? Sino ba sa inyo yung laging sakitin? It means your body is not capable of producing autoimmune response to those diseases. Ano? Kaya dapat mag-i-increase ka ng iyong vitamin C sa tuwi na. Yun lang ang solusyon, increase body fluid. Ano? Kasi yung body fluids mo, yung ating water, ay nagme-maintain po ng balance. Kung kulang ka lang lagi po sa tubig, hindi mo na-maintain, take note ha sa mga nursing students, ugaliin niyo yung pag-inom ng tubig. Bakit ka mo? Yan po ay nakakatulong to maintain balance in your body without proper electrolytes or liquid or water sa iyong katawan, then hindi mo ma-maintain ang balance ng iyong katawan.
Okay, gagawa siya ng ibang paraan base sa iyong response. So kaya nga dito, eventually, bodies that are subjected to much stress, lack of sleep, yan sa mga naglalaro ng mga Call of Duty, ha? Ayan, naglalaro ng mga kung ano pamandan. Ano? So, iwasan yung lack of sleep. Bakit kamo? Ang ating pong repair ng ating brain ay nagaganap between 10 p.m. until 3 p.m. or 2 p.m. That is the natural process kung saan nire-repair yung ating brain and other cells or other parts of the body. So kaya nga kailangan mo ng sleep. So, ang sa ganon, maganda rin yung sistema, psychological effect nito. Diba? Pag masarap ang tulog, maganda ang gising, maganda ang araw. Diba? Lalo na pag makikita mo ay ang iyong mahal sa buhay. So, this will affect your health at the same time. Malinaw po yung ano, yung ating autoimmune theory? Yes po. Okay. Yes, then, po. Next is genetic mutation theory. Okay, genetic mutation proposes that the number of cells exhibiting unusual or different characteristic increase with age. That is increase, ha? Magkadugtong, nagpahiwalay lang. Proponent of this theory believe that aging is related to the amount of mutation damage within the genes. Okay, dito nagkakaroon kasi ng mutation yung ating ano, ating cells kapag nagkaroon ng mga different interaction with other kung anong mga toxins na kinakain natin. Then pag siya nagkaroon ng mutation, doon pumapasok ipo yung cancer. Okay? So kaya mayroong mga mabilis na lumaki ng parte ng katawan, nalobo agad, it's because nagkaroon ng cell mutation. Okay, na hindi nagpa-function properly according to doon sa function ng isang organ. So, doon pumapasok yung cancer. So, kapag ito pumasok sa ating katawan, then mabilis po tayong tumanda, mabilis maapektuhan yung ating gene, at the same time, nadideprive yung function ng ating organs, at kaya sa ganon, madali tayong tumanda. Okay? Malinaw po yung genetic mutation. Next, tingnan natin itong ano, effects of aging in the body. So, makikita maliit lang. Basa pa ba yun? So, pagpasa ko naman ninyo, mababasa pa rin ninyo ito. So, nandyan sa hair, o head and brain, yung skull decreases, lumiliit po ang ulo. Okay? So, pati yung mental function. Sa hair naman, kakaroon ng gray. Okay? Sa eyesight, lumalabo. Sa face, ay nagkakaroon ng wrinkles, earlobes, becomes longer, mahaba daw po yung tainga. Wrinkles from facial exposure. Skin, nagiging ano siya, nawawala ang fat deposit, okay? Nagiging manipis ang balat, at saka nawawala ng elasticity. Nagiging poor skin turgor na. Then, stroke volume diminishes sa heart. Then, bumababa ang pagtibok ng puso kasi as you grow old. Then, ability to hear, nagkakaroon ng pagbabago. Vital capacity ng lungs, lumiliit ang baga. So yung paghinga, kaya naging hapuin ang isang matanda. Kidney naman ay lumiliit din ang pagfilter ng blood. So maliit din ang capacity ng bladder, nagdi-declines. At the same time, nagiging maliit na rin na puproduce na urine. O kaya kung umihi, parang patak na lang ng ulan yung mga elderly natin. Sometimes nga ay hindi na nila makontrol, misa'y napapaihi na rin sa salwal. Okay, next, reproductive system. So, yung testosterone level drops, kaya mga babae, very irritable. Ano? So, kasi yung mga menopausal period. Lahat na yan, mga yan, mararanasan natin. Walang makaka-escape dyan. Okay, so that's why, at your age, dapat piniprepare na ninyo yan. Para nang sa ganon, at least pagdating nyo yung elderly, kayo ay still flawless. Kasi inalagaan nyo po yung inyong sarili during when you are young. Yan. Next, so ito yung changes in the body and mind. So typical physical changes, skin, bones, head, urinary tract, na-mention ko na lahat, eyesight, glaucoma, muscular degeneration, lumiliit ang mga muscles. Then hearing, sexual changes, and body comfort. So dati,
comfortable lang siyang maupo ng kahit anong position, pero nowadays, pag siya umupo ng matagal, ay nagkakaroon ng problema. This is an assignment. Okay, typical mental changes, including intelligence, memory, adaptability, depression, and senility. Kindly read, Mr. Carl, yung intelligence, memory, adaptability, depression, and senility. Carl, are you there? Yes, sir. Okay. Hindi pala naka-open mic, sir. Okay. Yung typical mental changes po, intelligence, memory, adaptability, depression, senility. Okay, ito yung pagiging ano, yung stay ka lang sa isang lugar. Okay, hindi ka masyadong active. So, observe and assess your lolo and lola for any typical mental changes and write all your findings in the doc box provided in the NEO MLS. So, dito gagamitin natin yung ating natutunan sa physical assessment. Take note, you could do research kung anong ginagamit na procedures or a checklist in assessing intelligence of a person. Pero kung yan ay kung gusto mong mataas ang grade, ganun din sa memory, adaptability, depression, and senility. So, that is my assignment. So, gawin nyo, pwedeng physical ninyo, kung anong i-grade nyo. Dito ko makikita on how you apply research in, ano, kasi ang ating competency ngayon sa nursing is research. So, I want you to, gusto kong makita yung inyong kakayanan to indulge more on research regarding the changes in mental status ng ating elderly. Okay, just wait for the drop box that will be provided for this assignment. Okay? So, ito na yung mga ano. So, we will go focus dun sa ating, ito yung madidiscuss na naman natin sa mga susunod when we are discussing the different chronic diseases. So, isa doon ay Alzheimer's disease. Dito ay maraming elderly na nakakaranas ng Alzheimer's disease. And the common Alzheimer's disease po ay yung tinatawag nating dementia. Yan. Next is progressive stage. Papaspasan ko na dito kasi didiscuss naman natin more yung Alzheimer's. Next is health challenges of older adults. Alcohol use and alcohol abuse. Yan. Sometimes, kapag problemado yung ating mga elderly client or older adults, ay na-involve sila sa alcohol use at saka alcohol abuse when they have a lot of problems. Next ay yung prescription of drug use. So, common na nagse-self medication yung ating mga elderly client because na-test nila yung gamot na yon. But then, danger po yon kasi pwede kayong magka septic, okay? Septic shock, gaya ng nangyari sa tatay ko. Okay? So, mula nung siya ay teenager, yun pa rin yung iniinom niya. Hanggang sa siya tumanda, dahil yun ang nakakagaling sa kanya, yun pa rin ang iniinom niya. But then, ito pala, in the long run, kapag palagi yung gamot na yun ang iniinom mo, nalalason yung katawan mo because may mga residue yung mga gamot na natitira sa katawan na hindi naaalis. And those component, pag yun ay lumaki na lumaki yung in milligram, ano, ay ito'y magiging lason po sa katawan. That's why it is recommended, bago uminom ng gamot, ay kailangan ito'y consulted from doctor. Okay? It is because hindi lang ng gamot ay makakabuti kung ito'y palagi nating iinumin. It must be consulted. Maximum na ang isang buwan para ito'y gamitin kung ito'y continuous drugs. But then, pag ito po ay in the long run, abos ilang taon mong lagi ito yung ginagamot, you need to check the doctor for proper prescription para hindi po malason yung ating katawan. Kaya kung kayo po ay may mga lolo at lolang gumagawa nito, I'd advise you to check kung ito ay ilang taon na niyang iniinom because sometimes it can be toxic to the body of anyone who's taking drugs. Okay, so that is my advice sa inyo para sa inyong mga lolo at lola. Over-the-counter remedies, yan, maging maingat din dyan kasi minsan tayo umiinom ng gamot o anong ininom ng lola mo, painumin ko rin sa lola ko. So, hindi lahat ng gamot ay fit to the
patient. Kailangan ito'y properly consulted kasi iba naman yung katawan ng lola niya at iba naman yung katawan ng lola mo. Magkaiba ang kanilang sakit at magkaiba rin ang kanilang naranasan. Magkaiba ang kanilang laboratory examination. Okay, pwedeng mataas yung sa kanya yung cholesterol doon. Dito may mababa, pero kahit na sila'y parehas ang sakit, okay, hindi appropriate yung ganon. Okay, kahit nakakagaling yung gamot na yon. Next is strategies for healthy aging. So being a nurse, this is your strategies. Develop and maintain healthy relationship kahit in isa bahay or sa health clinical setting. Laging i-maintain at i-develop ang healthy relationship. Then another one, enrich the spiritual side of life. Mahalaga yan. And improve fitness, kung maaari, paggalaw-galawin. Ano nga ba yung sinasabi ko sa surgery lagi para hindi matigok? Sino nakakaalala? Galaw-galaw. Galaw-galaw, parang hindi pumanaw. Yan. Kahit kayo diyan, ano? Minsan galaw-galaw din kayo, kilos niyo yung katawan niyo. It is because kapag hindi po tayo gumalaw, okay, hindi magkakaroon ng proper circulation ng body, hindi rin magkakaroon ng proper nourishment yung body kapag hindi tayo gumagalaw. Then, eat for health. Eat for health. So, eat for health, eat for health. Then, kumain kayo ng mga masusustansyang pagkain. Lagi, sa tuwi na. Okay? Then, caring for older adults. Older adults often experience comorbidity or multiple chronic health problems. That's why ito ina-assess yung comorbidity. Pag sinabing comorbidity, ano yung mga sakit na posibleng magdulot ng kamatayan sa pasyente? Ano? Kaya sa pag ikay magpapaturok ng COVID-19, magpapaturok ng vaccine, okay? O ay ina-assess kung ang pasyente ay mayroong comorbidity or multiple chronic health problems. Kasi yan ay makaka-epekto sa vaccine. Then, respite care is a care that is given by someone who relieves the primary caregiver. So, yung respite care ay kailangan ay meron tayong kahalili lagi. Hindi lagi ikaw. It's because sometimes yung nag-aalaga ay nagsasawa din doon sa minsan nabobored din sila or tawag natin doon. Yung tawag natin doon, pag siya'y nabored sa pag-aalaga. So sometimes hindi nagiging maganda ang mood ng isang caregiver or ng isang nurse kapag siya lagi. Kaya dapat meron tayong ka-reliever. And that is, ang tawag po doon ay respite care. Okay, so kasama sa inyong sasagutan din, the number one tip for families currently caring for elder parents is to choose a primary caregiver. Do you agree with this tip? What would you rank second in importance? Kung kayo ba ay may mga lolo't lola na may chronic disease at ito'y kailangang alagaan, kailangan ba ng primary caregiver o kayo na lang? Ruth? Ano po? Kung kakayanin po ay kami na lang po. Sa how about kung ikay nasa American at naiwan yung parents mo dito? Eh di siyempre po, kukuha po ng mag-aalaga po. Okay. So usually ito ang naging problem ng aking mga classmate. Ang classmate ko kami 99. 100 kami kumuha ng board exam. Lahat. Kami ay 99 nakapasa, yung isa hindi. So, at lahat, most of them ay nasa US na. Kami siguro yung mga pito lang dito. Sa batch namin ang nandito sa Pilipinas. And most of them naman din ay successful. Lahat sila nasa US, Canada. And ang kanilang tawag natin dito, yung kanilang mga hinaing ay hindi nila naalagaan yung kanilang parents being a nurse. No? Sa akin naman, pinariority ko rin kasi hindi ko na pinurso ang pagpunta ng US kasi nakagaling na naman ako ng Saudi Arabia for 13 years. So, na-achieve ko na lahat. Marami na rin akong bansa na puntahan. So, ang ginawa ko, kasi para maibalik ko ang aking pagmamahal sa aking parents, ay umuwi para sa pagtanda nila, ay ako mag-aalaga at para sa ganon. Kasi ang dami ko nang naalaga ang tao, iba't ibang lahi. Pero,
yung magulang ko na siya nagbigay ng buhay sa akin ay hindi ko man lang maalagaan. And natupad ko naman yung pangarap kong yun, na ibalik ko ang aking pagmamahal sa aking magulang. Especially to my tatay nung siya ay nagkaroon ng septic disease, ano, septic shock, ano, na kung saan ay nalason yung kanyang katawan. At before he died, in-spend ko yung three weeks ko bago siya mamatay na ako nag-alaga, hindi ako umalis sa tabi niya. Then, because sa pagmamahal, sa pagbibigay niya ng buhay sa akin. And that is my perspective. At napakahalaga na mag-alaga ng ating parents when they are in times of sickness. Ano? Hindi mo mababayaran yung tuwa at sayang yon na ikaw ang nag-alaga sa parents mo. Okay, that is returning back of their love. Yan. So, yun ay isang experience ko. Hindi ko naman sinishare sa inyo para tularan nyo, but then napakagandang achievement yon sa buhay. And yun ay isa sa pinakamalaking achievement ko sa buhay. Ano? Na maalagaan yung parents ko before they die. Then, how can family and friends support the primary caregiver? Yan, sagutin din ninyo yan. And offer some suggestion on what do you do if your elderly parents is not accepting your help. Yan. So, anong gagawin mo? Kung gusto mo siyang mahalin, tulungan, alagaan, pero ayaw niya sa iyo. Okay? What would be your strategies para ikaw'y magustuhan niya? Okay? So, that would be all for this day. So the rest will be in asynchronous. Just look on your NEO MLS. Malinaw po ba yung aking discussion? Hello? Yes po, sir. Okay, so kindly visit yung ano. Pag may question ba? Any question based doon sa mga nakita ninyo? Yes po, sir. Malinaw? Lainez, any question? Yes po. Sige. Wala naman po, sir. None, sir. Clear po ang discussion, sir. Okay, so kung clear, yung isang PowerPoint ay dito na, self-explanatory din naman ito. Then you could use geriatric nursing. Marami kayong maintindihan dito, yung gerontology. Then we will revisit din yan sa ano, sa ito yung mga content niya. Okay, so dalawang slides yan. So inano ko na para medyo mabilis din tayo sa discussion. Kasi at the end, may napili na po ba ninyo yung inyong lolo at lola para sa ating subject for study for the same? Meron na kayo? Kung wala kayong lolo at lola na malapit, ay pwede yung kapitbahay. Ha? So, pero much better kung marerender yung services ay dun sa lolo at lola na mapasaya natin siya. Yun ang goal natin, mapasaya at mabigyan siya ng kaligayahan before he or she left the world o iwan tayo. O yun ang pinakang goal natin. Because this is the ultimate purpose ng ating lecture. Okay, kung wala na, I will just repeat your name sa mabilis lang na pagtawag at 1 o'clock na, baka kayo may klase pa. Wala bang klase? Nakasunod? Wala naman po. So, next, pag tinawag ko yung pangalan nyo, sasabihin nyo, I learn. O sige, sabay-sabay. I learn. Mabilis lang. Almonte. Wala. Walang natutunan ata si Almonte. Almonte, last call, Almonte. O sige, left the group. Late. Yan. Left early. Arellano. I learned, sir. Arteida. I learned po, sir. Bata. Wala rin. I learned po. O Kadasyo. I learned po, sir. Learned po. Kailaw. I learned po. Camacho. Camacho. Wala rin. Kapuno. I learned po. Cueto. I learned po. Cuevas. I learned po. Dator. I learned po. De Chavez.
I learned, sir. Lisena? I learned, sir. Gagulingan? Nan? Harvey? Gonzales? I learned, sir. Tapos, Labio? Present po, sir. Gagulinan po, present. Ay, ibang sinabi nyo, hindi kayo present. Present po kami, sir. I learned. Ang sasabihin nyo. Learn? Laksa. I learned, we learn, sir. Legaspe. A lot. We learn a lot. Layas pa more. Legaspe. Legaspe po, I learned. Leonor. I learned a lot. I learned po. Lainez. Sir, I learned po. Lubusta. I learned, sir. Malubay. I learned, sir. Marcelo. I learned po, sir. Mataragnon. I learned po, sir. Gregorio. I learned po, sir. Negas. Negas? Oh, wala. Kimora? I learned po. Paksag? I learned po, sir. Recio? Chantal? I learned po. Rodelas? I learned po. Saguno? I learned po. Saguno. Chavez? Sanchez? I learned po, sir. Santos? Sa Sekiel. I learned. Sumilang. I learned po. Uy. Uy. Wala rin si Uy. Bilyate. Bilyate. Joffrey. Bilyena. I learned po. Yao. I learned po. Okay. So, kung ganoon, thank you very much. May tanong? Nawalan daw po ng internet si Almonte. Ah, sige. Okay, noted. So, God bless you and continue being a good nurse. Study hard. Okay, aim high. Okay? Yes po, sir. Thank you po. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Sir. Ah, yes. Love you. Meta das po ni Herbs. Ni Harvey. Ano? Ah, oh, nata-checkan ko na. Thank you, sir. Thank you po, sir. May lakad po kasi kami ngayon. Papasan kayo. Pasan mo naman. Thank you po. Sir, ay, sir, yung pa sa scholarship, kapag pa yung kailangan ng pan-tuition. Sir, wag ka na, kami-kami lang to. Sir, nag-aalaga rin po kami ni Harvey, na-apply na po yung knowledge namin sa... Ayan, maganda yan. Sa, ano, sa... magagamit natin ito sa, ano, sa pag... pagsusukat ng, ano, ng BMI. Yung headshare conference, susukatan mo yung headshare conference, diba, headshare conference. Tama po ito yung paghawak niya. Medyo tama. So, medyo straighten mo ako yung ano yung leeg at baka mabali yan, straighten. Yan, ganyan. Ayaw nga sa kapatid. Ayaw. Ayan. Matututo ka rin yan. Magandang experience yan. That's good job. Okay, so minsan pakita niyo sa akin para alam ko kung may nagagawa kayong related sa nursing. Good job. Gusto ko yung ganyan. Na hindi kami karo ng isa pa. Oh, sige. Joke lang. Bye-bye. Sir. Oh. Sir, present po ako nung last meeting, sir. Oh, sige. Oh, bakit pa? Napansin ko lang po kasi.
ano na, pagkatapos yun po, sir, magandang din sa kapo ako nakapasok. Ah, sige. Sa susunod magsasabi, agad na. Bago matapos ang discussion. Nag-PM po, sir, ako sa inyo, sir, nung ano, sir. Minsan. Oh, nakita ko, recall ko na. Oh, sir, sige po. Sir, si Camacho po present. Camacho, nasan si Camacho? Nag-chat po dito po. Ah. Oo. Pero ba't nawalan daw po siya na internet. Ay, malayo po yung bahay nun, sir. Walang masyadong signal. Kayo ba yung magkapitbahay o ano? Magkaibigan po. Lagi po kami nag-chat. Ay, minsan lang po nag-o-online. O, ay, sasabihin mo yung mga assignment natin, ha? I-assist mo siya. Apa. Okay, pag siya nagka-problema, ikaw ang mananagot sa akin. No. Hindi pa, kaya assist mo lang siya. Tulungan mo siya na. Papa. Ano? So, siyempre naman siya gagawa ng grade niya, ano, hindi ikaw, ha?